Walang nakakarinig ng palinda niya. Correct? Do make sense? Di ba? Eh, wala namang tao eh. Isang tao, huwag nag-totally sumigaw. Kung umubos ng palinda. Dalawang klase. Pag hindi mo sinigaw, wala makakalam na binibenta ka. Pag sumigaw ka naman, nakatakot na baka yung magaling sa'yo. O yung walang bumili sa'yo. Ano ang gawin mo? Sigaw ka lang, balot. Hindi mga malayan, bago sumigat ang araw, ubos ang palinda. Walang binigay mo sa'yo, Lopan. Isigaw mo na. And Lopan! Easy! Omiang! C24-7! Maraming tao ang makakarinig sa inyo. Hindi ka papansinin, lalagpasan ka, aasalin ka, huwag mong pasinin. Hindi yung mga malayan, kada sigaw mo, meron at merong taong lalapit sa iyo. Ba't ba masaya ka? Ano ba yan? Imagine mo, sa kada sigaw nyo, hindi lahat, marami ang hindi papansin. Pero mas may pumansin sa'yo, baka yung pumansin sa'yo, parang ang katumbas doon, parang Joseph Lynn. Parang Carlo Del Ventura. Tama? Hindi yung mga malayan eh. Ano ginawa mo? In-offer mo lang yung opportunity kahit kanino. At huwag ka mamimili. Are you with me? Yes! Kapag ganun ka na isip, gagaan ang negosyo. Sabihin nyo, eh sinasabi mo lang yan kasi ikaw yung vice president. Malakas ang loob mong ikwento, rejection, kasi may mga kaya na kayo. Aba, bago nag-umpisa, sa katerbang rejection kayo, inabutan ko. Ang number one na reject sa akin, anong sino? Asawa ko! O parang may idea ka ng kwento, parang kapapaan niya nyo, okay naman mag-kwento? Yes! Nung first time ko umatay ng seminar, actually, ang nag-invite sa akin dito, desk clerk ko, bakit na, parang background muna. Ang dati kong trabaho, bago ako maging network marketer, manager ako ng hotel. For the past 12 years, dyan sa Maitas, dating hotel, pangalan yung Hyatt Regency Hotel. Sino ko yung manager dyan, maganda, pili ko, okay na okay ako. Ang nag-invite sa akin, desk clerk ko, staff namin. Merong reason kaya hindi maniwala, kasi ako yung boss, ako yung kanyang superior, ako yung manager niya, desk clerk ko siya, noong mga panahon, wala pa siyang resulta. Kaya ayaw ko maniwala. And I'm very thankful kasi, kahit wala sa resulta, makulit siya. Tiyot ako iniimbitahan, umatid sa seminar. Malalit sa akin ulit, tumatid ako sa seminar na pagbigyan lang, pinagbigyan ko lang. Kasi makulit eh. Nung pagkatid ng seminar, grabe po. Una, battle na battle ako kasi para bang kulto. 1 million, 1 million, payaman, 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 payaman. Walang putla-putla sa gutom na tabi ko, di ba? Okay na yung tabi nyo. Ibig sabihin, yun pala, hindi ako interesado. Kasi para bang hindi baka matutuhanan yung sinasabing payaman, kasi mga kasabayan ng seminar, hindi naman ako mayaman eh. Seminar. Sanay ako pag mayroong seminar sa hotel, magaling ang speaker, hindi speaking, ganda ng PowerPoint presentation niya, tama. Tapos lahat, manager kasama ko, yung seminar pinuntahan ko, sisigan yung tao. Amoy yung tao. Yung sinong tao, amoy yung paa. Hindi ka panipaniwala. Mabuti lang, after ng seminar, meron mga nag-share, nagkwento ng mga success story. Ang nagkwento noon, mga iba-iba ang mga background eh. High school graduate, estudyante, factory worker, duty driver. At nagkukwento sila na daan-daan ang kinikita. So yun ang pumasok utak ko. Habang tumatagal, medyo nakukumbinsi ako. Kasi nakakausap ko yung iba, nakita ko yung check-in nila. Ako medyo excited na ako. Because of excitement, bakit all the excitement? For the past 2 hours, wala ko naintindihan. After noon, medyo naimasmasan ako. Kasi nagbukas ang utak ko eh. Bukang maganda naman. Dito ko yung mga check-in nila. Doon nag-umpisa. At nung tuwang-tuwa na ako, dahil puro positibo ang narinig ko, syempre yung pagiging positibo, itatransfer mo yun kung saan ako eh. Ikukwento mo yun kung sino ang kasama mo sa bahay. Tama? Kung ang kasama mo, aso sa bahay, kung hindi okay lang naman. 2 a.m. ako nakuwi sa bahay namin. 2 a.m. Baliw na baliw ako. Sabi ko, ma, tumisig ka, ma. Sabi niya sa akin, saan ka magaling? Ay ko, power!
tayo payaman, payaman. First time ko yun, ha? Wala akong binanggit kundi payaman, payaman. Magkakawatch tayo sa Amerika. Kakabulol-bulol na ako sa inyong information sa utak ko na gusto ko share sa asawa ko. Tama? At habang kinukwento ko sa kanya, yung mga nakita ko, nakatingin lang ang asawa sa akin, awa, awa. Ang sabi pa, butong yan. Ay, kinipasan ka na. Ano nangyari sa iyo? Dito sa tingin, yung excited lagi ko na pagkataas-taas, medyo bumababa. Kasi iba ang reaksyon ko sa reaksyon ng misis ko. Sabi ko, hindi, ang ganda to. Makinig ka, magkakakotse tayo. Tanong, gusto nyo magkaroon ng kotse? Yes! Gusto nyo? Yes! Okay, yes. Yung asawa ko, nakatingin lang. Walang reaksyon. Bakit? Hindi na bali yung asawa ko doon. Moti siya sa akin, medyo may kaya ang misis ko. Ang asawa ko before, may kotse. May driver. Pamisa-misa, may bodyguard pa ang asawa ko. General's daughter ang asawa ko. Napaka-sosyalera. Tama? So, hindi siya na-excel sa kotse. Sabi ko, yung kotse, merong US travel. Baka kakapunta sa Amerika. Gusto niyo magpunta na Amerika? Yes! Yes? Yes! Asawa ko, tumingin lang. Walang reaksyon. Bakit? Yung misis ko, nakapag-aral sa Amerika. Paano ang babalawin ang isang taong baliw na? Yes? Ibig sabihin, excitement level ko na pagkataas-taas, nung nagsishare na ako ng opportunity, kayo ni kukwento doon sa malapit sa'yo. At kung sino yung tao inaasahan mong sasama, sasali, susuporta, sila pa ang number one kontrabida. Yes or yes? Yes! Ang tawag doon, rejection. Unang excited level ko, gigil ko, binasa ka agad yun. Sabi ko, nanghihina ako. Nung ay nahirapan, na-experience ko na rejection, pinuntahan ko yung sponsor ko, yung mentor ko, and one of my mentors, the late Francis Miguel. Para may idea kayo. Yung isa sa mga pangalaman na kumpanya mo, late Francis Miguel, is one of my mentor during yung una kong nag-join. And that was 26 years ago. Para may idea kayo, ha? Ganun ako ang katagal ko sa industriya. Ang E-Global, 18 years na, pero ako po, mayroong experience sa 26 years. Hindi biro yung matagal. Tama? Nangyari. Yung tao ko si mentor. Kapag, man, ayaw maliwala ng asawa ko eh. Ang hirap pa lang mag-network. Imagine mo ka, bago-bago pa lang. Ang sinabi ko, ang hirap. Bakit ko nahirapan? Kasi hindi ako sinuporta ng misis ko. Nireject agad ako. Sabi niya, okay. Ngayon, naranasan mo na. Kahit maganda pa lang kitaan dito, maganda pa sa ito, mas industriya. Pag hindi ka ready sa rejection, aanalan ka. Normal excitement level mo. Bababa ang beneficiary mo. Tama? Mahirap mag-network kapag hindi ka sinusuportahan ng magulang, asawa, kapatid, o pamilya. Okay lang daw, hindi mag-join ang pamilya nyo. Okay lang yun. Huwag lang maging kontrabida. Ang hirap mag-network sa lapas, power, grabe, huwag sa bahay, sakali, hindi mo masabi sa akin, hindi nyo may share. Kasi pagtatawanan ka. Tama? Okay lang yung, oh, sige, tuloy-tuloy mo dyan. Pero huwag mo kayo bitahin, ha? Okay lang yun. Huwag lang may kontrabida. And during that time, ang asawa ko po, manager ng Schumer. Tama? So, hindi sa niniwala dito, bla bla bla. Sabi ng mentor ko, okay lang yan. Pag-ipasin mo lang yan. Mas importante ngayon, umpisahan mo, na this is a rejection business. Kailangan handa ka dyan. Kapag may na-reject sa'yo, hindi siya against sa'yo. Ayaw lang ng ginagawa mo. And we have to respect that. Iba kasi kapag inimitahan mo, kire-reject ka, inaaway mo. Uy, sabi ka sa akin, maganda yung loob. Ay, ayaw ko yan, mahirap ka. Ano mahirap? Busy to ah! Mamamatay ng doha! Masunusan ang bahay mo! Inaaway nyo. Tama?
Don't take it personally. So from now on, sa mga first timer, ang nagpapahirap sa negosyo, yung distributor din. Ayaw na nga, nung inibitahan nyo, pinipilit nyo pa. Ayaw na nga eh, hindi na siya nang sabi ko sa akin. Pag makaawa na ako sa'yo. Pag makaawa ka pa. Wala pong taulay. Ikaw ang nagbibigay ng opportunity. Tama? Bakit ka maaapektuhan kung ayaw nilang sumama sa'yo? Sila ang tumatanggi sa blessing. Ikaw ang nagbibigay, pag ayaw, sino wala? Sila. Kayong dalawa. Sila, di ba? Get you well? So, ganun ang bigay sa itong mga network kung ma-apply ko. Okay lang. Solusyon? Look at me, guys. Spend more time sa taong interesado. Kasi ang angsat na maganda, kapag yung kausap nyo, gusto nyo nagawa natin. Kapag yung kausap mo ayaw, doon yung naramdaman yung hirap. Tama? So, binasa itong una, yung in-apply yung SW3 next principle. Some will join you, some won't join you, so what? Go to the next person. Look for people who are interested. At maraming tao ang gusto magbago buhay. Yes! Tama, kailangan lang po ng right timing. Tamang tao lang kailangan mo. Basta ang number one rule ngayon, ginagawa ang negosyo, either online or offline, rejection, okay lang yan. Why? In reality, until now, ang mga Hall of Famers, top earners, Joseph Lim, May Natani, Carlo Reventura, at maraming pang iba, until now, sila ay nag-i-invite pa din. Narinig ba yan? Tanong, lahat ba ng iniimbitahan nila? Sumasama sa kanila? Yes. Kung sila ang mga top earners, malaking grupo, malaking income, nire-reject eh. How much more ang iba sa inyo? Wala pang grupo, wala pang alam. Ibig sabihin, walang mali sa inyo. Nagkataon lang, hindi pa po right person yung taong nakakausap niyo. Yes. Klaro tayo doon? Yes. So first mindset, normal na pala rejection. I can start the business now. At nag-iimbita ka, time will come, baka ka-chempo kayo ng taong hindi mag-reject sa'yo. Uy, may negosyo ako eh. Ah, ganun ba? Pag-usapan natin yan. Di ba? Ikaw naman, very excited. Sabi ko, kung makita, John, sa may Robinsons, nakita mo yung prospect mo. Ano may negosyo? Nabiyo ko, ikaw to. 2 hours mo kausap. Sa ganda ng presentation mo, nakatingin sa'yo. Dami. Baliw na baliw. Tudo na ako. Ay, dami. Kaya ka. Ganun ka baliw. Tuguro na ako. Nabaliw talaga, diba? Maganda yan, di ba? Guys, what me? Pag yung kausap nyo, mukhang interesado, anong feeling? Masaya. Tama? Yes, ito na yung Agila ko. Ito yung sinasabi, Agila, ito yung leader ko. Ano, maganda ka lang negosyo, no? Join ka na ba? Eh, sumagot. Gusto ko sana eh. Kasi walang pera. Bakit may sana? Kasi walang pera. Wala akong pera eh. Kaya naman mag-join. Siguro ba sa Sunday? Sunday? Monday, Tuesday, Wednesday. Hanggang Sunday. Wala naman Sunday. Kailan yun? Eh basta. Huwag nagka-pera. Very frustrating. Yung kausap mo, mukhang okay naman, hindi mag-join. Ang feeling mo talaga, tuloy, palpak ang presentation mo. Para mag-failure ako dito. Kapag bago kayo at hindi sumama ang prospect mo, bababa excitement level mo, magsusumbong ka sa upline. Upline, please motivate me. Hindi na ako na-reject, pero hindi mo sumama yung prospect ko eh. Ang hirap na ito, tingin ko, palpak talaga ako eh. Failure ang presentation. Kasi ang mindset natin, para maging successful na presentation, kailangan mag-join ng prospect. Totoo. Kasi this is business. Pero alam niyo ba, kahit hindi mag-join, mag-pay in yung prospect mo, panalo ka pa din? Yes. Paano mananalo, hindi niya nga sumali? The moment na kinig siya sa'yo, panalo ka.
Kasi pwede ko isipin na okay lang. Hindi ko sumali. Pinapraktisan lang naman kita. Kung the fact na siya makinig sa'yo, panalo ka eh. May nagtyaga sa'yo makinig. At na practice ka. Kasi pwede isipin na kahit anong ganda ng presentation mo, kahit kami ang mag-present, kapag hindi tamang taong kausap, hindi sasali. Yes. 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 Si Dong Ed, yung mga tamperes, di ba, magagaling sila, hindi sumasali. Eh, hindi pa tamang tao eh. Bakit? Nag-i-enjoy pa sa employment nila eh. Imagine ninyo. Kaya hindi nag-join, nag-i-enjoy pa sa employment, nag-i-enjoy pa sa negosyo na pabayaan mo lang. At least nahahasa kayo. Are you with me? Yes! Yung failure kasi, tunog negative yan sa atin eh. Kasi ang ating mindset ng bata ka, parang kung mali, magkamali. Anak, huwag kang aking hahapnan. Pag ikaw nahulog, papaluin kita. Ay, yung bata umakyat. Nahulog. Sinagaw ka na, akit. Nahulog ka tuloy. Busy ka. Nahulog ka na, binalo ka pa. So, malaki yung bata, takot magkamali. Sa school, lagi naging estudyante, pag nagtake ng exam at nagbumagsa ka, minsan ang confidence level nababa. Kasi ang daming bully, bobo. Patawag na nanay mo, di ba? Tapos nanay mo, tawagin pa yan. May tawag ka ng teacher ko, bakit? Ewan ko, basta sabi niya, iyanong ako, sino ba kay Kristal? Sabi ko, di ko alam. Tapos sabi, tawagin na kita. Baka ikaw na yung mamatay. Dali, mo, hindi ako ah. Lolo, ano yan? Eh, yung apo mo eh. Nagibit daw, matengkirista, sabi ko, hindi daw siya eh. Sabi na ako, nandilin eh. Baka ikaw tayo. Dali, okay lang mga dyan. School, pag nag-fail, kinutukso. Ama? Ang isang empleyado, pag ikaw empleyado, sa po magandang ginawa mo, hindi na-appreciate. Isang mali mo lang, yari ka. So what do you notice? Pag ang taong nag-fail, takot kasi may consequences. Pero ano nyo ba, maganda yung fail kasi doon kayo nag-improve. Yes! Success is not the opposite. Yung failure, hindi ang opposite ng success. Failure is part of success. Yes. The more that you fail ang tao, the more natututo. Pag nagkamali ka, importante lang, willing kayo bumangon. Yes! Ang masakit sa iba nagkakamali, pag nagkamali, ayaw na bumangon. It's not how many times you fall. It's how many times you stand up every time you fall. Yes. Pagbagsak ko ngayon, kayo ulit. Ang bumangon. Kasi kasi mo, magkak ko ngayon. Hanggang pagaling ka ng pagaling. Imagine yung baby. Pinanganak. Okay! Diba? Baby ko, diba? Alagaan kayo. Yung kasi yung mga yung mga. Diba yung baby naman? Diba natin yung baby yun eh. Over the years, kung ano malaki yung baby, diba? Yung baby, yung dumatapa, tumatalikod na. Tapos yung baby, gumagapang na, diba? Tapos yung baby pa, pag tumatagal na, magta-try bang tumayo? Yes! Siyempre, baby, first time tumayo, bumagsak? Yes! Nasaktan? Yes! Eh, paano yung baby nasaktan? Nung pagtayo niya, ayaw na tumayo, kasi masakit eh. Ayaw na tumayo ulit. Imagine mo, takot mag-fail. Takot bumagsak. 30 anos na, gumagapak pa. Ibigote ka na, mag-isipan ka. Baka ako bumagsak eh. May bigote gumagapang. Huwag gumagapang tayo. Pag tumayo ako, baka ako buksak yung masakit. Tama? Bisho, yes. In life, the same. Kailangan pala para maging matibay ka, napagsaka. Di ba? No pain, no gain. Gusto mo ka ng muscle? Yes! Kailangan mag-exercise ka. Hindi pwedeng ipag-exercise mo ako sa buhay. Pusap mo sa lahat. Pabayaran kita. Hindi pwede yun. Ikaw ang gagawa. Klaro ba yan? Yes! Ito yung mga bagay na kinakatakutan natin. Fear. Sa negosyo natin,
Bakit hindi nawala ang fear? Kasi first time mo dito eh. First time mo mag-network. Sanay ka sa trabaho, sa negosyo, o sa eskwela. Lahat ng bagay kapag first time nakakatakot. First time tong web. First time sa school. First interview. Pwede nga maliligaw eh. Baka malaki yan. Do you still remember the first time na naligaw? Natakot ba yung maligaw? Yes! Yes! Kasi baka ka marit. Mabasted. Masakit mo mabasted? Yes! Ano ba ang pakiramdam ng mabasted? Pwede pa ikwento? Hindi ko alam. Gusto ba ko? Ang takot ay nasa isip lang. Yes! Do you still remember your first kiss? Yeah. Oh. Natakot ba yung first kiss niyo? Yeah. O wala na riso, so pwede mo kwento? Yes. I still remember my first kiss. Ilang taon na ba ako ng first kiss? 26 na ako nun eh. First kiss, 26 years old. Nung bata, oh, wala pala malisoso ha. Nung bata ako, pag may nakikita sa TV, babae, lalaki, nagdidikit yung mga lips nila. Meron akong naramdamang hindi ko kaya explain. Naging curious ako, ano kaya ang pakiramdam nung humahalik? Eto na, first time! Tanda-tanda ko pa. Ang pangalan niya, Arnold. Batong pala, batong. Babae, siyempre. Okay na meron? Yes! Pati po eh, ang first time, lagi na kumakalimutan talaga. May na mesa dito. Yung hari na dyan. Saan ang pangalan? Eto. Medyo tuk-tuk-tuk-tuk. Nung pagtayo, at malapit na magdikit, yung mga lips na. Ramdam ko yung amoy hinihili. Amoy bawang. Okay lang. Nagmahal mo, okay lang. Nung malapit na, bigla akong kinabahan. Why? First time! Hindi ko naman gagawin ko. Kakaliwa. Nakamahal. Tapos pag hihila ako, baka lips ko, di ba? Eto. Nung dumikit yung lips niya, sa malambot kong lips. Hindi mati si Uya. Walang mali siya. Alam mo, sarap pala. Medyo kinilibutan ako. Tayo ng mga palahibo. May kutoy gas. Bakit hindi ka masasarap? Hinanap-hanap ko. Why? Kasi nag-enjoy at masarap. Nung umpisa, takot. Pero na-experience ko masarap, hinanap-hanap ko. Walang pinagkaiba sa global. Sa umpisa, matatakot. Inervising kayo. Pag dumating yung time na kumikita ka na, hahanap-hanapin niyo ang mga. Kaya nga tumatayo dito, lagi sila excited. Kasi, alam nila, maganda ang mangyayari. Hahanap-hanapin. Now, kaya ako pinapito sa inyo, ito yung first na dapat yung malaman na dapat kang handa. Kaya dapat handaan to, kasi pinag-usapan dito dreams. Ano, may mga pangarap ba kayo? Yes! Yung mga dreams nyo, house and lot, savings, travel, di ba? Gusto ng kotse. Anong kotse ba gusto nyo? Civic. Ah, dati Civic, di ba? Anong kotse gusto nyo, di ba? May sports car. Lamborghini, Ferrari, di ba? Mercedes-Benz, para classic, di ba? Gusto Mercedes-Benz? Yes! Anong kulay? Black. Yan, black, di ba? Mahaba. Lamborghini. Ang dreams para makuha. Ganito ha. Kaya kung kailangan nagpasa ng fear at rejection, the reason why we are here, because of our dreams. Ang dreams para makuha, malaking pangarap natin eh. Ang dreams para makuha, kailangan kumikita ka ng pera. Correct? Yes. Tignan mo drawing. Ang laki ng pangarap,
ganyan kalaki ang kinikita niyo. Paano magkakasya ang malaking pangarap sa maliit na income? Kaya minsan mga tao, yung mga pangarap, pinapalit nila. Uy, ito pangarap ko, power. Ang liit, oh. Diba? Pag naisi ang kumot, matutong mamalukto. Pag hindi mo laki ng kumot mo. Sabihin, kailangan palaki ng income para ang pangarap ay makuha. Hindi papalitin ang pangarap. Ngayon, paano kumikita ng pera? Ito na. Pagkita ng pera, pwede kang mag-business. Pwede kang mag-OFW. Pwede kang mag-negosyo. O, speaking of OFW, marami kayo kilala ba nag-OFW na medyo maganda ng buhay ngayon? Oo naman. Compared sa mga employees sa Pilipinas, maraming OFW ang maganda, ang kinikita. Maraming kilala ng OFW, ang ganda ng kita. Yung nga lang, ano ang risk mo? Malaki ang kinikita ninyo, pero iniwan mo naman ang asawa mo, pamilya mo, para magtabaho sa ibang bansa. Correct, Ben? Yes! Ano ang mga risk noon kapag OFW ka? Ang anak nyo lumalaki sa picture. Uy, grabe, anak ko. Ayaw, no, anak ko. Tumatapa na siya. Uy, pare, anak ko. Malakap na siya. Uy, pare, anak ko. Tignan mo. Kamukha ng kapitbahay namin. Nangyayari? Nakatawa ka yung gan. Malaki ang kinikita, pero nisa na aking pamilya. Meron kayong kailangan na nag-upload ng 20 years? Yes. Yun na, importante malaman to. Meron 20 years na nagtatrabaho. Ang masakit, may mag-girlfriend, mag-boyfriend. Sabi niya, gusto ko maganda ang maging buhay natin. Gusto ko na pakasalan. After ang wedding, yung lalaki, nagtrabaho sa abroad. Nauwi lang siya once a year. For 20 years. Ang tanong ito, ilang taon na sila mag-asawa? 20 years sa papel. Pero physically, 20 months lang yun. Kasi once a year. 20 months, 1 year and 8 months. Correct ko ba yan? Kaya may mga kwento minsan, yung mag-asawa, nagkakahiyaan. Pag alis ang abroad, uuwi, nagkakahiyaan sila. Ay, musta ka na niya? Ay, asawa mo, musta na niya? It is not close. Tama? Maraming kinikita, pero may mga sakripisyo. Kinukwento ko sa inyo yun para malaman mo na hindi lang in global ang paraan para tumita. Magnegosyo ka, pag nagnegosyo ka naman, daang-daang libo ang puhunan o milyon-milyon para kayo ko ikumita rin ng daang-daang libo kita. Correct ko ba yan? Yes. Sa atin, ang pagkita ng pera, hindi mag-empleyado ka, magnegosyo ka, para makuha mga pangalap. Ang empleyado at negosyante, pareho may pangarap. Empleyado, magaling, masipag, matalino, napas ko mga galagin po overtime. Pero yung mayaman, yung boss, yung amo, yung kumpanya. Make sense? Yes. Now, ang negosyante yung mayaman. Hindi pwede magnegosyo lahat kasi we need big capital. Doon papasok ang Englobal. Once mag-join ka dito, hindi kayo empleyado. Kayo ay negosyante. Negosyante ka, pero puhunan nyo, hindi ganun kalakihan. Maliit niya eh. Halos walang puhunan sa Englobal. Kasi pag naglabas ka ng pera, makakatanggap ba ng produkto o servisyo? More than value for your money. Tama ba yun? So this is your own business. Kaya dito, ang laki ng chance yung umaman kasi once mag-join sa Englobal, ang tawag sa'yo, negosyante o boss. Pag boss kayo, control mo ang income, control yung oras mo. Kayo, kaya nga, ang pagyaman mo, kaka depende sa'yo. Kung paano mo ito siseryosohin. Klaro ba tayo doon? Yes. Fair bank business? Yes. Pangalawa, bakit maganda ang Englobal? Kasi ina-apply yung isang batas. Law of leverage. Hindi mo gagawin mag-isa to. Sabi mo, eh, grabe. Mahihain ako, hindi ko kaya yan eh. Ikaw mahihain. Paano yung mga tao inibitahan mo, kakapalan mo ka? Maraming kilala. Correct? Nalileverage kayo. This is a helping business.
Kaya perfect ito eh. Bago kayo umaman, kailangan yung mga tao inibitahan mo, pagandahin muna ang buhay nila. Mga first timers, kaya inibitahan dito hindi para paggarahan. Kung first timer ka, kaya inibitahan dito para tulungan. Ikaw muna ang iisipin. Kasi pag umaman ka, walang choice yung nag-invite sa'yo, yayaman din siya. Yes. Ang maganda pa nito, family business. Kahit sino sa pamilya mo, pwede mong isama. Lolo, lola, kuya, ate, pinsan. Imagine mo pag lahat kayo ng Joyce and Global, you are talking the same language sa bahay. Pag ikaw na may alam sa Global, hindi ka makasigaw ng power. Kukutusan ka tatay mo. Grabe, payaman. Dudugdug ka, di ba? Gusto ba ako? Just imagine mo lahat yung Game Global, pag sigaw ng power, nasa grabe! Uy, grabe! Ang sarap ng luto ni nanay! Para kay nanay, 1,000,000! Ano ang milyon? Nagkakasong pusong luto sa bahay. Ang gwapo ni tatay ah, milyo-milyo pang palapak-palakataka! Di ba sa bahay pa lang masaya na? Pag sa bahay masaya na, paglabas nyo, dala nyo yan. Because you are talking the same language. Kapag ikaw lang, pigil ka. Hindi na labas ang galing mo kasi pigil na pigil ang kilos mo. So far, maganda ba ang pinag-uusap natin ngayon? Yes! Tingin ko ba, yayaman ka sa Global? Yes! Kung yayaman ka pala at maganda pinag-usapan, bakit may kilala kayo na join sa Global, hindi na yumaman? Sino yun? Kapitbahay mo, kamag-anak mo. Totoo. Marami nag-join sa Global, hindi naging successful. Bakit? Wala kasing alam. Bakit walang alam? Training. Wala kasing training. Yes. Di ba kapag-ibita? Ibig sabihin, ang Aim Global, merong proven system. When you say proven system, susunod ka sistema, yung success mo, malakas ang ratio na maging successful ka. Kasi magpapayaman sa dito, hindi yung galing mo, kundi yung sistema. Tama ba yan? Yes. Pero kahit anong ganda ng sistema, kapag pasaway ka, hindi ka matututo. Kaya dito sa ating training, marirealize mo, mataas na porsyento ang pag-uusapan dito, ikinokorrect muna yung pag-uugali. Ikinokorrect, ikinotono muna. Tama? 85% for you to succeed in this business is attitude. Ano yung remaining 15%? Yung 15%, yun yung skills. Bakit ang baba ng porsyento ng skills na mag-ibita ka? E kahit ang skills ang ituro sa'yo, kung pasaway ka, wala kang matutunan. Yes. Pero pag magandang attitude mo, yung simpleng turo sa'yo, madaling unawain. Kasi bukas ang utak nyo. Kasi ang utak natin parang baso. Ang baso, kapag may laman at nag-pour ka ng water, yung tubig, aapaw lang. Tama? E kahit halang salin, e kung walang, may laman ng baso, mahasayang yung sinasalin nyo. Yan ang utak mo. Kahit anong ganda ituro sa'yo, kapag nananaig yung kaalaman mo sa labas, yung kayabangan nyo, wala kayong mahuntunan. Dito dapat baso ka, wala kang laman. Para pag kami ay nagsali sa'yo, lahat ma-absorb mo. So naman pala, yung utak na walang laman. Ang buhay mga bobo. Yes, bobo. Ang point ko dito, kahit anong background nyo, empty your mind. Yes. Para makapag-pour kami ng knowledge sa mga utak nyo. Tanggalin nyo muna yan. Yan ang number one problem ko nung una. Pasaway ako distributor. Hindi ako kahit tuturuan. Kasi ang direct sponsor ko, staff namin, desk clerk namin. Sabi niya, sir, para umaman ka, kailangan lahat na kasabihin ko, ituturo ko, sundin mo. Mahirap yun. Kasi ako yung boss niya. Alam mo sabi niya, sir, kung pag-uusapan ng hotel, lahat na ituturo mo, sundin ko. Kasi alam mo yan. Pero pagdating sa networking, ako ang nauna. At medyo may konting alam. Kung gusto maging successful, sir, wala kang choice. Tanong, gusto niyo maging successful? Wala kayong choice. If you want to become successful in life, listen, follow,
and copy successful people. Why? Because successful people, they think differently. They talk differently. They act differently. That's why they have different results. Nakakahawa yan. Tama? Okay lang ba kayo? Yes! So number one. Thank you. Saan ka mag-concentrate? Baguhin muna ang pag-ugali. Two kinds of attitude. Kapag bago ka, mag-humble down ka. Paturo kayo. Yung pangalong attitude para sa mga uplines. Kapag natututo ka na at gumaganda na ang buhay mo, dapat ka pa rin umaattend. Bakit kailangan pa rin umaattend ng mga uplines? Para pag sila ay nagturo sa mga downline, yung downline susunod sa kanila. Kung si upline nga, magaling masalita, kumikita, may grupo, umaattend, mas dapat ako umaattend. Mas credible ka magturo kapag tinuturo mo, ginagawa mo. Pangalawa, sa attitude. Ilagyan ko pa yung attitude of gratitude. Kasi kapag ginawa mo na seryoso negosyo, kikita ka. At pagganda ng buhay mo, huwag mo nalagay sa utak mo yung success mo. Marami kami kilala na distributor, walang pera. Nung gumanda ang buhay, yumayabang. This is just a reminder, the more you want an income, huwag aangat ang paa sa lupa. Mas paganda ang tao mai-inspire sa iyo not because of your result. People get inspired because kung paano nagbago pag-ugali mo. Yung mga masya, pero napaka-humble pa rin. Tama? Nakaka-inspire na ganun. Ang yaman nga, ay yabang naman, wishin siya. Nag-engage ba ako? So hindi basihan ng success yung resulta. Ang basihan success, paano ka naging mabuting tao nung naging successful ka. Gusto ako? Now, going back to attitude. Ito ang foundation. Speak of foundation, parang building. Ang isang building, bago itayo, kailangan humukay ng pundasyon. Ang tibay ng structure depende sa tibay o lalim ng pundasyon. Ang building, kapag walang pundasyon, humangin, bumagyo, mag-collapse. Ang building, it represents our dreams. Mas malaking pangarap nyo, mas malalim na kaalaman dapat kayo meron. Para pag dumating yung mga challenges, discouragement, rejection, hindi kayo basta-basta maapektuhan kasi matibay kayo. Meaning, akala nyo lang, nakaupo ka dyan at nag-i-power kayo. Hindi nyo malaman, lahat ng marinig mo sa amin, papasok sa subconscious mind mo yan. Para pag dumating yung mga challenges sa labas, hindi ka matitinag kasi may kaalaman kayo. Knowledge, from the word knowledge, if you know what you are doing, you have the edge. Lamang ang may alam. Yes. Kahit mag-multiple accounts ka, kapag wala kang alam, you'll be successful. Nakasingle account ka ngayon at may alam ka, then yun pa, yung naka-multiple accounts. Yes. Paano yan? Naka-multiple accounts ka na, may alam ka pa. Wala kang choice. Yayaman at yayaman. Dito, talo yung mayabang, kulit, kasaway, mataas ang pride, mataas ang ego. Ang attitude, kailangan bigyan mo din ng time. This business. Ang pagdating mo ngayon, part ka ng pagpapalago ng negosyo mo. Akala nyo lang, umaating ka lang ng neko. Pero di nyo alam, ito ang magpapalago ng negosyo mo. Kaya importante, bigyan ng oras. Oras ang puhunan sa iyong global. Ang confidence level ng tao, pag may alam ka, you're very confident. Ang isang estudyante, bago pumasok ng any course, kurso niya, kailangan mag-aral. Pagkapag-aral ka lang, pag may oras ka. Pag may trabaho ka, para ma-master mo trabaho mo, kailangan aralin mo. Kailangan ng oras. Sa negosyo at sa atin, ganoon din. Gusto maging successful, mag-invest ka ng time ngayon. And time will come, mag-harvest ka sa negosyo natin. Yes! Claro. Pinilin ko ah, maganda ang attitude mo. Nakukuray ka na. Ang next mong gagawin, pag maganda ang attitude nyo, patasin mo naman yung belief mo.
Kasi may mga pilosopo eh. Oh, babait naman ako ah. Mayroon na nag-humble down naman ako ah. Hindi mo kung mabait ka, ilaman ka na. Sana lahat ang mabait, yumama na. Mabait ako ah. Kulang yun. Meron pang next doon, ang tawag doon, yung belief system nyo. Tandaan nyo ah, mapapansin mo, mayroong attitude, mayroong belief, parang ano to eh, parang ingredients. Kailangan kumpleto ang ricados. Ang some cake, maraming ingredients yan. Flour, sugars, salt, ano pa? Water, oil, ang dami, di ba? Subukan tanggalan ng sugar ang cake. Naging malasa. Para sumarap ang some cake, kailangan kumpleto ang ingredients. Sa success, may mga ingredients din. Aside from attitude, mayroon mong belief. Sa belief mo, hindi 85, kundi 100%. Bakit 100%? Kasi kapag hindi ka 100% na hiniwala sa ginagawa nyo, hindi mo iibigay yung best mo. Uy, grabe, payaman sa inyo naman. Ang dami mama doon. Eh, baka hindi ko kaya ito. Huwag na lang. Hindi, kaya mo rin yan. Unong sulong ko eh. Pero pag 100% ang belief na hiniwala ka, lahat ng gagawin mo parahan. Kasi 100% niniwala kayo. Tanong, 100% ba niniwala kayo na kayo maging successful sa negosyo? Yes! Hindi lang sumasagot. Di ba? Yes. Kailangan mainiwala mo kahit member ka kabago mo lang join ngayon. Kailangan sa utak mo, tapos na yung boxing. The more na join ka, alam mo na payaman ang pungpunta mo. Ganun ka niniwala. Kasi pag ikaw ay nagdududa, hindi mo ibigay ang best mo. Kapag sa'yo mong gabi, di ka takayang yung global. Congratulations, di mo nga ito kaya kasi sinabi niya na. Our thoughts lead to feelings. Feelings lead to action. And your action can create either negative or positive result. Kaya dapat ito, puro kailangan lang mag-success ko dito. Tayo magawin yun? Yes! Powerful ang word. May power ang word. Kaya mag-iingat ka sa lumalabas sa ibig ninyo. Do you agree na may power ng word? Yes! Do you agree na may power ng word? Yes! Everybody, please touch your hand. See? May power ang word. Sinabi, ginagawa. Pag huwag kami sa bahay, humarap lahat sa namin. Ganun mo kasi namin sa bahay? Yeah. Pagharap mo. Kailangan pagharap mo, nakita mo sarili mo. Pag iba nakita mo, tumakbo ka na. Seryoso to. Kakausapin mo sarili mo. Grabe, ang pangit ko. Kapag sinabi mo yon, pakiramdam nyo, pangit ka na. Kasi yung condition your mind ng pangit ka. Kaya ako, naging habit ko na, ugali ko na. Pag may nakita ko sa salamin, poche, may salamin, hindi sarili ko. Ang sabi ko, grabe ka rin. Ang gwapo ko. Ang chup-chup. Bumwa. Wala akong pakailang. Kung hindi gwapo ang tingin ng tao sa akin, wala akong pakailang. Yes! Kasi pag pili mo gwapo ka, magiging confident ka eh. Sa pagtayo, sa paglalakad, sa pagsalita. Eh nagkataon, kaya sabi niya, 100% belief. At kapag naniwala ka, kailangan consistent ka. Yan. Ibang tao, pag mayroon seminar, yes, power. Iba pa yaman, pag-uwi. Ayaw ko kaya talaga. Naniwala ka, mayaman ka ngayon, bukas makalawa dapat ganun. Tuloy-tuloy. Hindi pahintuhin to. Kasi pag pahintuhin to kayo, parang ito, talaga yung plano. Nag-tape off, nang pahintuhin to. Wala mo siyang runway. Di ba kalipad? Kasi pahintuhin to. Paano kaya masin ko? Pag kung pahintuhin to ka, mag-indobal ko yung bukas, hindi naman. Kailangan tuloy-tuloy.
Tama ba yun? Yes! 100% belief. Respetuhan tayo sa religion. May mga Diyos pa kayo? Yes! Do you believe in God? Yes! You always pray, Lord, give me an opportunity para magbago buhay mo. Hindi si God baba sa langit. Ano? Episode video. Hindi ka rin. Si God gumagawa ng mga paraan para ang mga prayers ay masagot. Kung malamang, ang A-Global, isa sa mga sagot sa prayers natin. Correct ba yun? Yes! So number one, believe in God. Huwag kakalimutan nyo. Pangalawa, believe in the company, believe in the product, believe in the marketing plan. At syempre, dapat paliwanag kayo sa mga taong nag-invite sa inyo. Yes! Yeah. Importante ito, ha? Kasi pagbago kayo, kailangan may nag-guide sa'yo. May nag-mentor sa'yo. May nag-coach sa'yo. Ang tawag doon, upline. Believe, respect, follow, trust your upline. Look at me. Follow your upline. Kung tama ang tinuturo. Yes. Kapag mali ang tuturo, do not follow your upline. Yes. May utak naman kayo eh. Pero pagiging thankful kay upline, huwag mawala. Kasi si upline ang ginamit na instrument kung ba't nakita ang negosyo ito. Yes. Laro ba yun? Yes. Kung upline yung seryoso, committed, follow, trust, respect your upline. Kasi sa umpisa, malaki ang participation ni upline sa inyo. Siya ang mag-guide, mag-lead, mag-train, mag-motivate sa'yo. Kung si upline nasa taas na, may mga resulta na yan. Kayo ay nasa baba pa, ang goal ng mga uplines, tulungan kayong makaakyat dito. Ang good news sa mga taong committed na upline, seryoso, management, hindi basta-basta sumisigaw yan para makakakit sa taas. Ay! Alam! Balik na kayo! Hindi ganun. Yung upline, bumababa sa comfort zone nila. Mga upline nyo, pupunta ng lugar mo, mag-set ng mga activities, mga events, para turuan ka. Para management, di ba? Kahit pagod kami, puwet kami, pag may mga training, ganoon pa rin kami. Gumago kayo mga activities para sa inyo. Para pag-akit nyo, hindi ka mahirapan. Kapag, imagine this ha, pag na meron na ka, pag may humahawak sa'yo at bakit ka, nakakatulong ba yun? Yes. Kasi mas may pwes ang umaangat, magpapangat sa'yo. Ganoon ang ginagawa ng mga apply at ng management. Tutulungan kayo sa pag-akit nyo. Look at this. Sana request ko, paghawak sa'yo, para tulungan pa umangat, huwag kayong magpabigat. Kasi kapag nagpabigat kayo, bibitawan ka namin. Yun ang sagot kung bakit iniiwan ni upline si downline. Why? Ginawa kong lahat ng paraan. Tulungan siya, supportahin siya, i-guide siya, i-lead siya. Ayaw makinig, ayaw sumunod, ayaw magtiwala. May training, ayaw sumunod. Pag ang downline niya pabigat, lahat ng parang ginagawa nyo to support them at ayaw magpatulong, keep distance. Doon kayo magpo-focus sa mga downlines na gustong magpatulong. Masarap tumulong kapag ang tao gustong matulong. Yes! Masarap magtulong kapag ang tao gustong paturo. Imagine nyo, kung ako nagtuturo sa inyo ngayon, wala kang kabuhay-buhay. Minsan, ang galing ng speaker, ng trainer, ng upline, lumalabas, depende sa student o sa downline. Ipakita mong ikaw ay interesado. And that's one of the reason kaya tumutok yung upline ko sa akin, yung mga mentor ko, si Rick Prince Miguel, Jude Kidana, bakit? Pakita lang patuturo, video magpaturo eh. So, nung nakita nila akong naging interesado ko, buhos yun. Ang sabi sa akin, habang may time ko sa'yo, duminit ka na. Kasi not all the time, magkasama tayo. Yes. Dito ha, kung 6 months na, 1 year na, kayo pa rin ni upline ang magkadikit, matakot ka. Bakit? Ikaw lang ang downline niya. Kailangan dumating yung oras na yung upline, hihiwalay sa'yo. Kasi may panibago naman siyang tuturuan. At ikaw naman, na tinuruan, itatransfer mo yan sa mga downlines niyo. Nagmumultiply ka na. Are you with me? Yes. Kapag bago kayo, ang word namin doon o term namin doon, dikit sa upline. Ilang weeks o months, nakadikit ako sa mga mentors ko. Pag wala akong invite, nakadikit ako sa mentor ko.
Yung observa ko, apren ko, paano magsalita? Yung kilos, yung galaw, yung jokes, yung baba ng boses, yung taas ng buk, lahat dinobya ko si apren. Kaya nga, yung word copy apren eh. Okay, okay. Ano, mabahay na doon. Anyway, atin ko sa inyo, paano yung apren nyo bago pa lang? Go, listen, are you listening? Go to the next upline. You mimic someone. May gagayain kayo dapat. Nagkataon lang, yung mga upline ko, especially the Red June Kitanar, kapag nagtuturo yun, mabilis na magsalita. May pagkabulol din. So yung style niya, kaya kong gawin. Kaya kong kopyahin. Tama? Kaya hindi ako nahihirapan. You mimic someone. Kasi pag lagi mong katabi yun, makahawa ka eh. Kukopyahin mo yung mga taong kaya mong kopyahin. Hindi yun. Halimbawa, super galing ang apply mo. Eh, super galing yan eh. Hindi ko kaya gawin yan. Halit ka nang makakara. Alam mo, makakagaling kopyahin. Guess nyo ako? Yes. O para mo maling ang kopyahin ng dumbness mo, sisipin nyo lang mga turo. Hindi mo kailangan magaling magsalita. Importante lang, manukang kumunik sa tao. O simple tip ito ha. Sa art of communication, tanda mo to. Very important to. If you want to convince yourself, use your head. But if you want to connect with people, use your heart. Kapag na-transfer mo yung emotion mo, sincerity mo sa tao, people will trust you. People will respect you. People will follow you. Kasi ba ako? Yes. Sa pag-network, sa pag-ahusap, sa pag-mentor, gamit naman ang puso. Bakit tulong yon for you as an upline? Pag may upline, may downline. Ang goal ng upline, kapag mayroon kang prospect, hindi para pagtirahan. Kapag pera ang habol mo lagi, lalayo ang pera. Believe me guys. O daw may gusto ka na. May pain pang bago. Wala ba akong pain in upline? Wala kang pain in! Wala kang sin. Pink! Ang gulat ng gulat. Sabi-tabi na nga dyan. Ang buwan ito, wala mong ang tingin sa tao na pera. Train. Motivate. Inspire. Lead your downline. But how can you train? How can you motivate? How can you lead your downline kung wala kayong alam? So, babay na naman yan, attitude. Pag may alam ka, yun ang ituturo mo. Apply, okay, tara. Apply, lima ang inibitahan ko. O ano nangyari? Apply, Pawel, hindi sumali. Hindi sumama. Ikaw naman, ano? Lima ang inibitahan mo, hindi sumama. Ako nga, anin. Hindi na sumama. Ang hirap, no? Mag-tip na kaya tayo. Hindi ba ako pa? Ang role ni upline, kapag si Daniel ang hina, kailangan matag ka. When you are up, you go down. When you're down, you go up. Ano sabihin? Kapag si upline motivated, inspired, share your motivation and inspiration sa downline. Pag si upline problema, huwag kang magpapakita sa downline mo. Doon ka muna kay upline. Huwag may downline, downline, grabe. Nahirapan ako, narigin ako, narigin rin ba? Dapat na-reject ka. Magkakaroon tayo, hindi ka doon. Hindi ka gets? Kumukuha ng strength si downline ay upline. Kaya dapat power. Grabe, putlang-putlang sa buto pa naman. Huwag nakasalita. Huwag pa rin star mo eh. Hindi na alam. Upline, sampu yung ipitahan ko, hindi umaten. Ang sagot, okay lang yan. Basta ginawa mo yung best mo. Yes! Okay, hindi sumama eh. Hindi sumama kasi nakamutik eh. Diba? 20 inibitahan. Hindi sumama, apren eh. Okay lang yan. Ginawa mo best mo. Okay lang yan. 50 inibitahan. Hindi sumama. Ano sagot? Okay lang yan. Okay lang yan? Okay lang yan. Ang hindi okay,
In-invite mo 50. Ikaw pa yung sumama. Umalis 51. Kasama ka na. May magic dito. Mawala sa lahat. Okay lang. Huwag ka lang. Yes! Kaya yes! Hindi ka na-marking yung downness mo kasi hindi ka pa ready. Tulad na eh. Example. Lahat kayo bibigyan ko ng 1,000 downness. Tig 1,000. Masaya kayo? Yes! Tanong, kaya mo i-handle? No. 3 down na yung mga pasaway, sakit ng ulo eh. Hindi ko pasaway. Ilan ba down na yung siya lang? Siya lang. Siya hindi mo kayang i-handle. 1,000 pa kaya? 1,000 pa kaya? Does it make sense? Yes! Yun ang sagot kung bakit wala pang downline ang iba sa inyo na malaking grupo. Kasi kapag dumating yun, masasayang lang, aalis din. Kasi hindi mo kayang i-handle. So, all of this are preparation. Kapag wala pa si downline, pinre-prepare ka pa para pag dumating yung downline, kaya mo i-train, i-lead, i-motivate at i-inspire. Yes! Yan ang opinion naman. Hataw ka pa. I-prepare ka lang. Yes. Diba, hataw ka. And time will come, nandiyan yung mga agila mo, tayo mo silang i-guide. Preparation. Are you learning? Yes! Huwag mo lang gawin literal. Uy, sabi ni Upline, kapag nag-join ka yung dami mo, naka-ready na. Hinintay ko sa bahay. Upline! Upline! Ako! Ako yung sugo! Walang kakatok sa bahay mo. At magpaparecruit. Tumpan yun. May nung subo, baka yung downline ko, yun lang. Guess nyo? Yes! So may hard work. Invite ka lang, invite. And finally, pre-prepare ka na. Pag pre-prepare ka na, andyan downline mo, Agila, ay magandang. Yes! Upline, downline. What do you notice? In global, this is a relationship business. Mahirap magtrabaho, mag-build ng network kapag may galit sa puso. Upline! Galit ako sa iyo! 1 taon, hindi ako mag-i-recruit! Sino na apektuhan? This is your own business. Mind your own business. Huwag kang mag-recruit, sino mga apektuhan? Ang point ko lang, para mas maganda ang negosyo natin, kapag na-feel mo na meron kayo hindi pinagkakaintindihan ni upline, ni downline, pag-usapan ka agad. Huwag niyong papalakihin ang issue. Ganito ko upline. Galit ka, hindi niya alam, galit ka. Sino ka ba? Asar-asar mo sa'yo. Tinga ko yun. Sino newbie? Ikaw. Tandaan mo to, hindi to power-power lang. Downhead mo eh. Relationship business. Hindi nyo man ma-perfect yun. At least, malaking tulong. Habang nag-uumpisa pang mag-build ang network, si downline, ito usapan natin ha. Respect. Apply lang ako kasi ako inauna. Pag may issue tayo, pag-usapan natin, upo natin. Because you are both professional network marketers. Yes! Oh, kapag ganun ang negosyo, dapat ipa-feel mo kay downline na ininiwala ka sa kanya. Upline! May downline ako eh. Asan? You know? Sir, you know? Yung naka-shorts, yung mukhang tanga. Ayun! Tingnan mo, walang kapotensya mo. Walang kapotensya, mukhang kulugo. Tingnan mo ba? Wala pa ng potential, ba't mo inibitahan? Make sense? Yes! O, anong rule? Kapag mayroon ang inibitahan, oy, tinan niyo ako, once inibitahan mo yung downline mo,
Kaya ako inibitahan, hindi para pagkarahan. Itong dam na ito, itong taong to, ito yung next kong tutulungan para kayo. Yeah. Because of the fear, a downline, si Apre na iniwala sa akin. Mas dapat akong maniwala sa sarili ko. Go, Papa, sorry, you have to believe in yourself. Bago maniwala ibang tao sa inyo, maniwala muna kayo sa inyong sarili. Yes! Magaling ka, champion ka, unique ka. Alam niyo bang unique kayo? Yes! Yes or yes? Yes! 7.8 billion ang populasyon sa buong mundo. Ni isa, walang magkaparehong thumb mark. Ganun kayo ka-unique. Alam niyo bang champion kayo? Yes! O, wala mga malisyoso, ha? Pentuhan lang to. Alam niyo bang champion kayo? Yes! Just for sake of pentuhan lang. Walang malisyoso. Let's talk about science. Science. Sabi nga, science. Science! Ito nung pareho ay nag-aaral nung elementary o high school, may science. Sa saan, nag-usapan yung anatomy, katawan? Pag-p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 ag
Sugar, papa sugar. Anyway, science, di ba? Science, at awan, ang tao, walang mag-usapan. Walang mali siya, di ba? Oh, science. Ito naman, parang ko ito na yung champion. Kaya kailangan, pag ikukwento ko isang bagay, kailangan i-prove mo, yung sinasabi mo. Ano yung champion? Oh, champion, upisan natin. Lahat kayo champion eh. Alin yung sinilya? Yes! There are millions of trillions of cells. Millions of sperm cells. Alam niyo ba na-google ko? Hindi mo google pa yan. Yung sinilya pala, nag-meeting-meeting pala yan. Nag-meeting-meeting pa. Nanay. Yung sinilya. Nag-meeting mga sinilya. Uy! Kaya makakapa sinilya. Kaya narinig ko. Sabi ni Daddy, may gagawin siya ni Mami. Mami yung alas-dis ng gabi. Pagsigaw ni Daddy ng ayan na, magtaguhan tayo. Ano siya? Inumpisa ng 9 p.m. Ang tawag na doon, warm up. Grabe. Sa kwarto, ha? Sa kwarto. Masinin. Wala kang makita kundi dalawang tao, wala kang marinig. Kundi dalawang tao humahalinghing. Mga naintag na. Mga naintag na. Pagputok, pag... Pag-alas-sis. Sumigaw si Dani. Ayan na! Walang nakapasok na si Emilia. Nanghinahampas na ng loob? Hindi! Sabi ng mga si Emilia, huy, kapwa ko si Emilia, huwag tayo manghinahan ng loob, ha? Bakit? Kanina. Narinig ko, sabi ni Daddy, pero sa second round, Mami. Basta po, sigur ni Daddy na kaya na, takbo tayo ulit. Inumusag ulit? Mga 10:30, walang marinig, hindi umakot. Mga 10:49 na, papangin! Nung mga sosin na, sa may sigaw ni Daddy, ayun na naman! Paso? Tatatin. Guys, ilang milyong si Emilia ang nagbanggaan. Ikaw ang nakapasok. Yes. Ikaw ang nabuo. Yes. Ikaw ang naging tao. Kung ano sa ato mo. Yes! Sayang! At ang tatawang pakinggan, totoo yun. Imagine mo yun, ang dami nyo. At kung champion ka, you deserve a good life. Yes! The moment, nandito ka, may purpose ka, may kabuluhan ka. Hindi ka mananalo doon nung wala lang.
Nanalo ka, wala lang. Tama. Wala mo open. Kung ano ang resulta mo ngayon, ikaw ang gumawa niyan. Hindi mo ginamit yung pagka-champion nyo. May kasabihan, pag pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pag namatay kang mahirap, tayo ang gumagawa ng buhay. Pag may mayamang tao, interview mo, Pratt, ba't ka mayaman? Ang sagot, diba? Very confident ako. Mayaman-mayaman, lolo ko mayaman, lola mayaman, naray-naray, papay mayaman. Hindi ako mayaman. Yabang. Confident. Yung ibang mahirap, interview mo. Ba't ka mahirap? Mahiyain pa eh. Lolo ko mahirap eh. Lola ko mahirap. Ate tsaka nanay ko, nukmukan sa kahirapan. Kaya ako mahirap. Oh, yung ibang mayaman ay tamayin. Ba't ka mayaman? Alam mo sagot? Kaya ako mayaman. Yung lolo ko mahirap. Lola ko mahirap din. Aray ko yung nanay ko mahirap din. Pati ang tatay ko mahirap. Kaya ako yumaman. Nagsikap ako yumaman kasi ayaw kong matulad sa kahirapan ng mga mga. Tayo ang gagawa ng paraan para gumanda ang buhay mo. Hindi yung kahit sa huwag mong gawin basihan kung sino magulang mo sa ang kapinanganak sa kanag-aral. Ang tao para yumaman, you need right opportunity. Question, do you think itong ating kumpanya, this is the right opportunity? Yes! Bakit? Kasi regardless ng edad, pinag-aralan, kulay, relihiyon, kaalaman, yaman, hindi pinag-usapan yun eh. So this is the right opportunity. And for you to succeed in life, kailangan sa right time ka. Maganda nga kumpanya. Ba't hindi sumasali ang iba? Di pa right time. Kaya lahat ngayon, nasa right opportunity. This is the right time. Pero para kung ka maging successful, kailangan right person to muna. You have to believe in yourself that you are a champion. Yeah. Ano ba? Are you learning? Yes! Maganda ang attitude, mataas ang belief, haluan pa ng another ingredients. Palalimin mo ng konti, bigyan mo ng commitment. Bakit kailangan isama ang commitment? Ang commitment kasi, may mga sacrifice yan eh. Tama? You have to sacrifice something to gain something. Hindi pwede kang lumaki ang katawan mo na wala kang exercise. Gabirin tumalino o magkaroon ng kalaman, kung di ka mag-aaral. May commitment at kailangan merong sacrifice. Speaking of sacrifices, commitment, who among you here in this room nanggaling pa sa medyo may malayong lugar nag-commute? Saan ka nanggaling? Nag-commute. Sa seryoso ba? Galing ka na buna? Parang pakalang mga tagal lang kami. May kamite? Parang pala. May mula ka? May Pampanga? O ngayon, how's that kayo nagbiyahe? Na-traffic? Gutom? Yes. Gumastos ng masahe? Nauhaw. Nauhaw? Napagod? Nagutom, ha? Alam nyo ba sa mga ginawa nyo pagkat dito ngayon? Nagbigay kayo ng commitment? Yes! Why? Kahit malaki ka lang dito, the moment maghintay ka ng pinakamatagal na elevator sa buhay mo, at nakapunta ka dito, commitment na yun eh. Hindi pwedeng komportable ka lang. Kaya nga may mga sacrifices. Question. May mga pangarap pa kayo? Yes! Since nag-start ang Global 18 years ago, yan ang tanong namin. At pare-pareho ang sagot ng mga tao. Yes! May mga pangarap kami. Nasaan yung iba? Ba't nawala? Pareho mo rin yan. Sumisigaw. Kasi nagbabago ang desisyon. Depende sa sitwasyon. Committed ka lang, nag-i-englobe ka lang kapag komportable ka. Like what? Walang ginagawa sa bahay, maka-attend ka.
Uy, ano ka seminar? Kasi may mga kwento si Ling Pin. Tatatini! Sayang, di ba? Iba sa inyo, huwag naman sana, kaya nandito, pinwersa ng upline. Iba, kahiyaan. But because of this training, malalaman nyo, ano ba yung lalim ng commitment? Ang commitment, hindi mo inaabangan kung gano'ng katagal ang seminar. Grabe, ang ganda seminar. Kaya lang haba. Huwag kayong mag-complain na mahaba, matagal, pagod, puyat, uwi ka pa, matraffic. Huwag kang mag-complain, excuses yun eh. Wala ko pa sa global, dami ang napupuyat, nakapagod, matraffic ka na bumutok. Yes. Ang good news dito, mapuyat ka man, magutom ka man, matraffic ka man, medyo mawas ang pagtingin mo sa akin, okay lang yan. Kung alam niyo naman, magbabago ang mga buhay. Yes. Do this business, wala na complain. Tama? Ang commitment din, huwari pa ng paraan, bakit ko gagawin ang negosyo ito? Kailangan may paghuhugutan kayo eh. Kailangan gumawa ka ng inspirasyon. Ba't pa kayo maging global? Para saan pa? Iba dyan, para sa magulang, sa anak, o sa asawa, o magkaroon ng iba yan eh. Ang point ko lang, magharap kayo ng paraan para ma-inspire kayo na tumuloy sa negosyo ito. Mag-commit ka sa global, do this business, whatever, yes. Are you learning? Yes! Have you even noticed, madali pala yung flow. Eh, paano pa yan? So, kordon to, tumatawa kayo, natututo kayo siguro. But sa labas, ang labanan. Sa labas, kahit maganda ang topic dito, discourage. Correct. Sa katerbang discouragement ang encounter nyo. Papasin mo, nung una, natanggap mo rejection, pero habang tumatagal, may danger yon. Paano kapag 2 months ka na, 3 months ka na, 6 months ka na, wala ka pa resulta? Aasahin ka na naman lalo. Tama? Paano yung kumita ka ha, luhing grupo nyo, eh na-attrition ka. Tama? Kapag dalawang klase ng disrespect sa mga bago at sa mga tagal na kumita. Pag kumita na, pero na-discourage pa rin. Kaya dapat ma-address natin. Paano minamaster ang discouragement? So, umpisa, do not entertain any negative thoughts. Kapag, especially kapag bago kayo. Pangalawa, stay away from negative influences, negative people, mga dream stealers, iwasan yon. Sa mga bago. Sa mga luma, na medyo 6 months, 1 year, 2 years, discouragement, mahirap pa din. Pero lagi mo tatandaan, pag may mahirap, may madali. Napakadali. Madali ba to? Gaano madali mag-quit? Ngayon pa lang eh, sa kwartong to, medyo natakornian ka o nabaduyan ka sa presentation ko. In reality, any minute now, pwede ka naman tumayo eh. Pwede ka lumabas, pwede ka umuwi. Pwede kayo mag-quit, correct? Yes. Pero pag nag-quit kayo, hindi kayo nag-quit kay Arnel Ling Pin as a speaker nyo. Hindi ka nag-quit sa Global eh, hindi nag-quit sa sponsor nyo. Nag-quit kayo sa chance mo na makuha yung mga dreams nyo. Yes. Mag-quit ka, anong pakialam ko? Pakialam ko sa'yo. May nakita ka ba? Grabe yaman oh. Ba't mayaman yan? Nag-quit kasi yan eh. Walang ganon. Huwag ka na mag-quit. Pag napagod ka, magpahinga ka lang. Yes! Kaya hinto ka, sumito ka, tapos na. Sa matagal na, okay. Sa matagal na, bakit meron kayo nabalitaan? Kumikita before, bigla na wala. Na-attrition. Correct? Mas lamang kayo sa mga bago kasi, meron skills na develop. Yes. Pag na-attrition ka, hindi mag-time ka ulit. Law of nature. Tandaan nyo, walang puno na lumaki na hindi nalagasan ng dahon. Yes. Bakit nalalagasan ng dahon? Kasi yung dahon, bulok, tuyot,
Kumangin lang, masyek lang ang puno, nahuhulog. Pero ang gulyos yung mga nahuhulog na dahon, sometimes, yan pa naging fertilizer para maging healthy ang puno at mamulaklak. Parang network yan. Minsan may mahuhulog siya yung downline. Nawawala. Bakit nawawala? Kasi bulok-bulok. Kasi tuyo. Tuyo. Nagkaroon ng konting challenge, mawawala na daw na yun. Okay lang sila kapag komportable, pag may pain, pag kumikita. Kapag wala na, wala na. Ang goodies naman sa mga grupo dito, the nutrition, yung mga taong nawala sa inyo, sila ang gawin yung fertilizer. Sila ang magpapalakas ng mga puno nyo. Discouragement, tandaan nyo. Part one. Mayroon pa discouragement? For me, isa ito sa nagpalaki ng grupo ko. Diyan ako tumibay. Apa nangyari ng discouragement na itutulong sa'yo? Bakit ako ng classic example na paliwala ko sa'yo, mabaliwa dito. Gano'ng ganda discouragement? Ikaw ito? Maswerte ka, ang inibita mo sa kaliwa, sa kanan, dumadami. Pag dumadami, ilalim nyo, kumikita ka? Yes! Pag kumikita ka, masaya ka? Yes! Yung down name mo, ginaya ka. Invite sila ng invite. Pag inibita niya, puro negative, negative, negative. Apply! Please motivate me! Bakit may rata na me? Pag inibita ko, ay sumama. I-motivate daw sila. Tagulat ka? Mm-hmm. Paano yung mga nalito mga taong ito kung wala kang alam? Tama. Ano? Ano? Nahirapan kayo? Yari tayo niyan. Ano magawin natin? Diba? Paano mong tuturuan? Yung mga nalito mo rin mo hindi mo na-experience, yung experience na, ba't basta kaya mo yan? Ano magawin ko? Basta power. Ang taong magaling magbigay ng mga trainings, motivations, inspirations, yung mga taong bugbog, nabugbog, nabugbog, nabugbog sa discouragement. Yeah. Bakit? Kasi may paghuhugutan niya. Kaya every time may discouragement, i-welcome yun. Especially now, Biblical Network. Kasi yung mga discouragement na yun, ang ikukwento mo sa mga damay mong nahihirapan. Yun ang puhunan nyo. Kailangan may hugot ka. Saan katerba ang hugot ko? 26 years ang experience ko. During my early years as a network marketer, naubos din ang downline ko. At ratio, nahatakan ako ng kotse. Pinagtawaran ako. Best friend ko na wala. Lahat yun, dinanas ko. Pero yun pala, ulit na magpapalaki ng grupo ko. Hindi lang material things. Pero yung knowledge na na-impart sa akin, na minsan pwede mo i-apply kahit hindi network marketer ang kausap nyo. Nagiging blessing ka sa maraming tao because of your experiences, because of those challenges. Hindi lang ito, power! Hindi, manalim ito. Tama? Gagaling ka dito. Titibay ka, paano malalaman nag-improve ka na? Malalaman mo nag-improve ka na kapag kumakapal na dibdib nyo. Wala kang naman. Sino dito yung nakapagsuot na ng sapatos na masikip? Taas ang may. Ba't yung sinuot? Masikip na lang. Kasi branded. Maganda. Regalo sa'yo. Uy, parang masikip ang shoes mo. Uy, hindi oh! Hindi masikip. Nakalikod yung mga dalili mo. Di ba pag nakapagsuot masikip? Kapag ang sapatos masikip, ano mangyayari sa paa? Magpapaltos. Kumaw. Pag nagpaltos, tanggalin mo yung balat. Bigyan mo ng asin. Pag nagpaltos yun, pabayaan mo lang matuyo. Pag natuyo yun, isuot mo ulit yung sapatos. Masakit pa rin. Isuot mo ulit. Masakit pa rin. And time will come, halos wala ng pain. Kasi may kalyo na yung paa.
Kailangan ng dibdib mo kinakalyo. Yes. Sa unang hindi ka, ejection, discouragement, matsakit. Ejection, discouragement, matsakit. Ejection, discouragement, matsakit. Yung time will come, rejection, wala na, manhid ka na. Ibig sabihin, kapag ikaw sensitive pa, damihin nyo pa, discouragement. Yes. Hanggang mamanhid ka. Yes. Hanggang mamanhid ka. Yes. We are eight in the family. Mas sabi ko lang, what is this pag mayabang? Siguro may pinag isa sa pinakamagandang, ako yung pinakamagandang buhay sa pamilya namin, sa walang mga kapatid. Hindi yung pinakamagandang buhay. Sa walang mga kapatid, ako pinakamagandang buhay, di ba? Ni isa, walang sumama sa akin. Misan nga eh, merong kapatid, malalaman, uy, limping! How are you? Oh, paano kaano mo si Arte Limpin? Tagay mo ba? Ang kapatid mo siya. Uy! Kapatid mo si Arte! Sente tayo, mama, di ba? Siguro mayaman ka na ngayon nun. Kasi si Arte Limpin, marami siya natulong. Marami niya mawala ng tao. Sabi na yung babutol ko, hindi. Si Arte lang mayaman sa amin. Kasi swerte siya. Una-una, hindi ko huwag kami sa listin yung swerte ako. Kasi once na yung swerte ako, tinanggap niyo, manas kayo. Tama ba yun? Yes! Anong point ko? Pamilya ko ano sumasama eh. Ibang prospect ko, kasi mga okay lang. Ang point ko, namaste mo kasi ito. Every time may discouragement o mga hindi sumasama sa akin, I always respect people. Ang role mo is share opportunity. Pag ayaw, okay lang. Sinong gusto? Ikaw, halika, magtulungan tayo. Yun ang prinsipyo ko. Hindi ko na-apit mo dito. Kasi sabi sa akin ng mentor ko, master, manage your emotion. Hindi mo ma-handle ang discouragement kapag hindi mo na-master ang emotion mo. Ang ating kilos, kadalasan, depende sa emotion mo. Pag may nag-text sa'yo at galit ka, kahit ang test nun, ang pangit na natin. Depende sa emotion mo. So master and manage your emotion. There's so many things in our life that we can control. Bagyo, lindol, hindi kaya kontrolin. The only thing you can control is yung attitude natin at yung action natin. Pag may baha at gusto mo tumawin, kailangan maglagay ng apakan o pahayong baha. Ito ang kontrol mo. Pag lumilindol, ginagawin. Hey, lindol pa, lindol pa. Hindi, okay, babato pa, pagsara na ako, mabago. Duck, cover, and hold pag may lindol. O ngayon, sa network, pag may nangakong darating, mag-ipay, hindi dumating, don't feel bad. Eh, lago eh, nangako mag-join. Hintay ko. Ha? Kaya ba nangako yan? Last year pa, hanggang ngayon, wala pa din. Hindi mo control yung desisyon ng prospect nyo. Yes! Kahit nangako, binigay yung pera, baka budol binawi, baka budol-budol ka. The only thing you can control is sarili mo. Yun ang mastery mo. Tama? You can choose to be happy, you can choose to be sad. Control mo yun. So ako, doon ko binasa ng utak ko. You cannot please everybody, tandaan niyo. People pleaser kasi ang Pilipino eh. Gusto mo lahat na maayon sa'yo eh. May maglolo, nagbiyahe. Ako, namasya rin yung maglolo. Tapos ng lolo, maganda ang pupuntahan natin ako. Kaya na medyo malayo, apat na baryo ang ating dadaanan. Huwag ka magala, may kasama kayo Kalabaw. First baryo, yung bata, nakasakay sa Kalabaw. Yung lolo humihila. Sabi ng mga tao sa first baryo, grabe yung bata ito. Hindi na naawa sa lolo niya. Siya pa ang sumakay sa Kalabaw. Pagdating sa pangalawang baryo, nagpalit. Yung lolo sumakay, yung bata humila. Sabi ng mga tao, grabe lolo to. Walang awa sa ako niya. Siya pa ang sumakay sa Kalabaw. Pangatlong baryo, maglolo. Sumakay pareho. Sabi ng mga tao, grabe yung maglolo. Hindi na naawa sa Kalabaw. Sa apat na baryo, ang ginawa ng maglolo, bumaba. Inila ang Kalabaw. Sabi ng mga tao, Brad, yung maglolo, ang tatanga. May Kalabaw, ay sakyan. You can please everybody.
Hindi yun ang kwento. Ito ang kwento. Yung kalabaw, iniwan maglolo. E ang kalabaw, ang laki, ang taba, naglalakad. Nagkaroon ng lakad, natulas, nahulo sa balon. Sabi ng mga tao, ano yun? Takbuhan sila. Uy, kalabaw, nahulo sa balon. Tingnan. Ang laki, ang taba. Mayroon iangat yan. Hindi natin kaya iangat yan. Ang gawin natin, dyan natin siya iliting. Alino, walang pala. Hukay, tabon. Hukay, tabon. Yung kalabaw, lahat ng mga lupa na tumatama sa liburan, pinapagpag, pinapagpag, at pinapagpag. Yung pinapagpag, inaapakan. Pinapagpag, inaapakan. Yung mga tao, hukay, tabon. Hukay, tabon. Yung kalabaw, pinapagpag, pinapagpag, at pinapagpag. Pagpag-apak. Kalabaw, nakatakas. Bakit? Lahat ng mga lupang pinapagpag niya, naapakan. Pinapagpag, inaapakan. Nakatakas ang kalabaw. Walang pinagkaiba sa global. Lahat ng mga tao mag-i-discard sa'yo, ipagpag mo! Apakan! Ang pangalan sa global. Ang mga kapalig yun. Are you learning? Yes! Pakitanong ka doon, natututo ka ba? Yes! Kung gano'n kayo mag-isip, daan sa kwento, kung gano'n kayo mag-handle, listen, okay, kung gano'n kayo mag-handle ng mga situations, challenges, madali ba negosyo? Yes. Sa iba mahirap, ito ang magpapalakas sa atin. Kontrabida? Yes. Sangkatir? Katapir pa tuloy. Sangkatir bang kontrabida yan? Tandaan nyo, ang pelikula, gumaganda naman, hindi dahil sa bida. Ang pelikula, gumaganda because of kontrabida. Yes. Mas maraming discouragement, ibig sabihin, sila ang nagpapaganda ng inyong mga istorya. Yes! Are you learning? Yes! You want more? Yes! Natututo ka ba? Yes! Mag-enjoy ka ba? Yes! Tama, yun dapat. Saan ka nakakita na sa lugar, pinapayaman ka na, pinapasaya ka pa. Tama. Papasok doon yung word na excitement. In global, this is a people's business. Kailangan masayahin ka. Maganda ang aura mo. Hindi pwede malungkutin ka dito. Mag-imbita ka. Subukan yung mag-imbita ng malungkot ka. Gusto mo yung mama? Kasama ka sa akin. Ang saya-saya namin. Ano kasama sa'yo? Oh, nung kayo nag-aaral, sa mga babo, gabarikada, obserbahan nyo, kung sino yung joker, masayahin, ang daming tropa. Yung mga mahal talino, na suplado, walang barkada. Tama. Pag may mga inuman, gusto pa sa akin masayahin. Uy, tsamahan, late na tayo session. Wala kong pera, okay na, so, basta suwan ka lang. Magwento ka lang, yun kaya mo. Okay, ratio ako? Sa negosyo natin, the same. Kung gusto mo, kagiling mo ka ng grupo nyo, ng prospect mo, maging masayahin ka. At saan mag-upisa na maging masayahin? Sa pagkikiti. Diba? Hindi ang pinmasaya ka agad. Smile ka. O, try nyo, humiti kayo. Everybody smile. Kapag tumingiti ka, di ba yung parang ka? Automatic. Yeah. Smile. Ligay lang sa lugar. Ay, parang grabe, parang. Mayaman na rin. Ito na, ito ko na kwento, di ba? Kasi karating na experience ko sa topic of smile, imagine nyo ha, sa medyo mahaba-haba presentation ko, listen, isang distributor kalaki, natanda lang pag-ngiti. Kung sabi na rin, oh, smile na. Wala sa lugar eh. Ang sigar eh. Lalaki to eh. Gumiti. Imito ko bisa kanya. Ano ba sabi? Brad. Well, grabe. Gusto mo extra income.
Bakit kinagising ngayon? Bakit hanggang ngayon, nandiyan pa kayo? Hindi na malay yung oras. Kasi masaya eh. Yes. Ang masaya, nakakahawa. Yes. Ang lungkot, nakakahawa din. Gusto ba stroma niyo mga tao na ikaw na problemado? Wala akong tao nakita mong puro barkada. Uy, ayun ay si Boy, punta natin. Grabe si Boy, ang dami problema niyo. Uy, anong bagong problema mo nga? Gusto ko, eto nga, lola ko, ginahasa mo ang lola. Nakakatakad pag usapin. Pag... Di ba na ako mangina kausap ng mga puro negatibo? May down name ka, di ba? May down name, makatingin sa'yo. Halimbawa, ka, networker ka, lalaki, pag dito ka pa, eh, lang yung galit. Parang lang yung galit. Lahat, kitang puro. Ay, galit eh. Bantig ka lagi. Nagpaalam ka pa, masama, nalulutos na mo. Hitar, pag-network muna ako, ha? Hindi ka nalulutos, ha? Hindi ito ito. Ang sorts na pa yung poste ko. Bisit na buhay ito. Hindi na pang-network. Nainjala naman ako, buhay. Hindi pa sorang ito. Oh, Han! Nandiyan na pala! Gusto ko kumain. Hey! Kumain ang magsarap! Ano sabi nanay? Ang asawa? Marami naman ito, tinatanong ko lang kung gusto nyo kumain, sinigawan na ako. May transfer ng lalaki yung balik sa asawa. Siya naman, pinagluluto ko, sinigawan ko. Napatid na. Yung galit, pagkabatid itong lalaki, may transfer sa minis niya, mapirang buhay ito. Siya na ang alagaan, siya pa na pagluluto, siya na ang pasigawang pak. Babati tayo ng asawa. Dumating yung anak. Nay! Nay! May matay ulam. Hey! Parang buhay mo! Huwag ka na maaarain mo. Sabi ng bata. Pwede mag-request? Yes! Kapag 100 years na tayo? Yes!
Pwede mag-request? Yes! Mag-reunion. Ayaw tayo lang, ayaw tayo lang. Huwag na kayo mag-i-invite. Kasi mga prospect po lang sila patayin na. Tayo lang. Tapos, reunion, tayo lang. Ito na! Sino gusto mag-kito sa akin sa reunion? Diba kito din ito lang? Ah, June Espinosa! Parang si June Espinosa? Yes! Invite natin si June. Siya mag-i-intro sa akin eh. Can you imagine June Espinosa? 100 years? Ano siya? Ano? Walang ipin. Matatungkod. Good morning. Welcome sa ating reunion. Handa na ba kayo? Masaya ako. Nakarating buhay ka pa. Good morning. Pero mag-isip pa rin. May mga kayo, may mga kayo. Kapatid, nakataya ko rin. Can we start now? Tapos na po yung intro. Can I start now? Good morning! Asa kami ng sumama? Intro pa lang yun. The story of our secret, kaya tumatagdag sa network. So dito, mapasin nyo, always at the training, kasi iba-iba, presentation of speaker. Pero 100%, you will learn something sa bawat sa iba-ibang mga speaker. Tama ba? Yes. If you will ask us, paparang tumatagal, one of our secret, ini-enjoy namin ito. Sa pag-network, kailangan mahal mo ginagawa mo. Yes! Pag mahal mo ginagawa mo at ini-enjoy mo, you will never get tired. Correct? Mahal niyo ba ginagawa natin? Yes! Pag mahal niyo po, lagi excited. Correct? Yes! Taas ang kamay ng mga nagmahal na. Wala yung labda. May pakita ko sa inyo. Guys, come with me, guys. Hindi pa nagmahal. Again, ang presentation, may halong kwento, correct? Yes! Listen, quiet. Pero laging merong lesson in every stories. Kahit medyo nakakatulog nakakatawa. Pag mahal mo isang bagay, lagi ka excited, hindi ka nakapagod. Can you still remember nung first time na in love, first week, first month yung magsyota? Wala kayong pakialam sa paligid niyo. Kasi in love kayo. May magsyota, lalaki, big yung bagong babae. Ang ate, wala silang pakialam. Kasi in love. Naglalakad, magayang ka, pare. Naglalakad, magayang ka. Wala silang pakialam. Kahit ano ang sabihin ng paligid nila. Listen, umaga, tanghali, hapon, gabi, magkasama. Hindi na kapagod. Uwi na lang. Ano senaryo? Sitar, good night na, uwi na.
Uwi ka na. Hindi ikaw si Pedro. Exacto. Ito, resolusyon ang tamo, di ba? Di ba hindi mo ihahat mo sa bahay? Sige mo, good night na. Normally, ano sabi niya girlfriend niya? Ay, ano? Miss ko kita. Nakapasin mo, di ba ang arte? Wala silang pakialam. Kasi in love siya. Sige na, gabi niya. Bukas ulit. Pag tumatawid, sino na sa danger side? Hawak-hawak baba, ng babae, ng lalaking braso ng babae. Dahan-dahan tayo. Makamasin sa akin, hindi ba ito? Anyway, ito na yung kwento. Wala sila pakailangan kasi in love na in love sila. Sa network, ganun din eh. Kapag in love ka sa ginagawa mo ng negosyo, kahit anong reaksyon sabihin ng mga tao, ngiti ka lang. Yes! In love ka lang. Para niyo mag-enjoy ng bago, every time meron training, i-enjoy mo. Yes. Every time nag-network ka, mahalin mo ginagawa mo. Ina-offer mo opportunity, produkto, mahalin mo. Mapasin mo habang ginagawa mo yan, at huwag niyong hahabulin ng pera. Kapag hinabol mo pera, hindi ka magiging masaya. Paano pagbabagal ang resulta mo? I-enjoy mo lang. At habang i-enjoy niyo, di mapasin, lumalang grupo niyo. Money, result will always follow. Kapag ginagawa mo to na may puso, mahalin mo lang, i-enjoy mo, susunod ang resulta. Yes! 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 And that's A, B, C, D, E, F. Ilan ba ang alabit? Physics. Focus. Kailangan makapokus sa sarili yung dreams ninyo. Maraming mga distraction dito. Distraction like mga barkada mo, aasalin ka, instead na mag-network ka, didimik na lang kayo. Magpokus na sinagawa lang eh. Here number one. Tapos, before we end, good news po, announcement ko, starting next week, nakapokus kayo sa schedule ha. Starting next week, meron kami na tawag na M3. Anong tawag? M3. M3, Metro Manila Multiply. Wow. Isang program to. Para may kasakalan ng lahat, sa top 20 natin, siguro mga 15 doon, nasa Visayas at Mindanao. Lima lang ang nasa Manila. So ang goal natin, palakasin ang Manila. Ang maghinabang, siyempre kayo. Win-win to eh. Lumalakas ang probinsya, lumalakas sa Manila. Yung program na ginawa natin, yung pagkita namin sa inyo yan, lahat may mga hubs, tama? Yes. Mostly. Yes. Number one, parang ka na may idea. Gusto niyo ba sa mga hubbers, yung mga hub niyo, dalawin namin? Yes! Yes! Hindi ko lang kung na-inform na kayo mga hubbers niyo kasi may mga series of training na at meeting kami ng mga hubbers niyo, may malaking grupo ng mga hubs. Inaayos ko ang schedule kung ano ang araw na pagpunta namin sa mga hubs. Wow. Bakit ganun? Para i-feel sa inyo yung presence ng company. Kasi nasa hub ka lang eh. Tama? Yung support ng kumpanya. Nandun yung mentoring, tutukan, at updates. Maganda ba yun? Yes! Commitment namin yun. Anong commitment nyo? Ibigay kayo ng mga apply nyo kasi starting Monday, aside from 3 p.m. na seminar, meron tayong seminar ng 7 p.m. Every day, iba-iba ang naka-assign na grupo. Example, every Monday, Project High. Tuesday, Wednesday, and then Sunday, different mga hubs ang i-assign namin per day. Lahat ng hubbers, at least once a week, nasa center. At kapag umattend ka sa center, hindi lang MCO ang topic.
parang one-stop shop. May alcohol, may skills, may nekong. Hihimay natin yun. Para pagpunta mo ng head office, sulit ang punta niyo. Maraming mga distributors nasahab, pero natin, ay, LCOP lang ang topic eh. Ginagawa na namin yan eh. So dito, pagpunta mo sa head office, lahat na kailangan nyo matutunan, ibigay namin. May program kami ito. Maganda ba yun? Yes! Second, para makilala ang Manila, everyday puno opisina. Saturday and Sunday, mga strategic location sa lugar ninyo, Jollibee o McDo, magkakaroon tayong presentation. Kami na ang magbabayad. Maganda ba yun? Yes! May incentive ba yun? Yes! Pag marami kang dalang guest, may libre ka na burger. Pag marami kang bigbit, may incentive na products. Sa Baksa Coffee, basta may meron incentive yun. Pag may nag-instant pay-in, kami pa speaker doon ha, pag may nag-instant pay-in sa downline mo, may incentive ka. Maganda ba yun? May program kami na may competition kami na hindi ko rin sa inyo. Basta isa yon sa ginagawa namin. Starting yan ng July 8, Monday. I can guarantee you, aming program, kaya namin yung gawin na milyonaryo in 8 months. Wow! Maliwala na sa akin. So tomorrow, nag-set ako ng meeting sa mga apresyo ng mga hubs to discuss yung mga kusin magiging sharer kasi sa ating ano sa ating presidente Elko meron